Bootcamp, kabayan. Talakayan sa negosyo at hanap buhay. Naisagawa kamakailan sa lungsod ng Legazpi. Pinangasiwaan ng Santi Feeds Foundation. Sa pakikipag-ugnayan sa isang samahang binibigyang gabay naman ng Simbahang Katoliko sa nasabing rehiyon sa Kabikulan. Ang layunin ng nasabing pulong ay mabigyang gabay at malawak na kaalaman ang mga kasapi nito at yung nais na magpalawak ng kanilang negosyong napili. Sinabi ng kanilang tagapamahala at pangulo ng Santi Feeds Corporation na ito'y bahagi ng kanilang piniling Business Hatchery Projects na inaasahang makatutulong sa pagunlad ng kabuhayan hindi lamang sa Bicol Region kung hindi sa buong kapuluan. Okay. So, kaya kami ho nandito, nag-umpisa kami ng contest tungkol sa mga agriculture-based enterprises 3 years ago. Pinupuntahan namin usually mga universities. Doon kami naghahanap ng mga talents na mga bata na malapit ng graduate. At in-encourage namin sila na imbes na maghanap ng employment, pumasok sa entrepreneurship. So, over the last 3 years, 10 na yung bootcamp ng ginawa namin. Ngayon, itong trip namin dito sa Bicol, ito yung first time na magpipresent kami ng enterprise hatchery sa mga tunay na entrepreneurs. Kayo po ay mga experienced na entrepreneurs at sa inyo namin, inaasa na sana ay maging kung hindi kayo sasali sa aming program, maaaring kayo ang magiging seed, magiging spirit behind yung mga i-encourage natin na pumasok sa agriculture enterprises, no? So halimbawa, marami sa inyo nagpo-process ng mga cocoa jam, mga peanut butter, ganun. Why not maghanap tayo ng mga paraan para magkaroon ng tinatawag na backward integration. So, magtanim tayo ng mga peanuts na ultimately, ang pinaka-importanting development sa ating bansa ay ang agriculture development. Totoo, yung mga call centers, napakalaki ang kita nila. Pero anong magagawa nila kapag walang agriculture products? Kapag wala na tayong foundation ng mga farmers? Wala. Yung mga computers, malaki ang kita nila. Mga entertainment, malaki ang kita nila. Pero anong magagawa nila kapag walang foundation sa agriculture? So, yun ang paniniwala namin. At sana'y masishare namin sa inyo sa susunod na ilang oras at araw. Kaya sana'y maging sama-sama tayo sa pag-uunlad ng kanayuna. Bootcamp Kabayan ng Santi Foundation na isagawa sa lungsod ng Legazpi sa Kabikulan kamakailan at susundan pa ng iba pang pagpupulong at talakayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Talakayang pangnegosyo mula sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nag-iababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga.
Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng feed pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kabayan, isusunod po natin ang ilan pang mga kaalaman sa mga alagaing hayop na tulad ng baboy na magbibigay ng malaking pakinabang sa mga nag-aalaga. Mamaya sa ating dagdag kaalaman, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, alam po ninyo, dahilan po sa mabilis na paglaki ng industriya ng pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas, ang ilang kumpanya at dalubhasa sa Pilipinas na nakakaugnay ng ating palatuntunan ay naglabas ng ilang matataas na uri ng baboy tulad ng Chester White, Petrain, at Berkshire. At ang mga lahing ito, kabayan, ay nagbuhat pa sa ibang bansa na kung saan ay pangunahin ang hangaring ito'y magbigay ng malaking pakinabang sa mga nag-aalaga ng baboy. At ang mga lahing ito ay naipamamahagi na sa Pilipinas ng mga kumpanyang bihasa at may malawak na kaalaman sa pag-aalaga ng nasabing hayop. Nakaugnay ng ating alamin ang mga dalubhasang nagpaparami at namamahagi ng mga nasabing lahi ng baboy at nakita ng ating alamin ang kanilang kakayahan sa pagtulong sa industriya ng pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas. Nagkaroon pa ng malaking pagbabago sa farm in terms of infrastructure at saka yung mga dapat na ipantay natin sa mga bagong lahi na kinakailangan daw ng mga ganyang klase baboy. Madami, halos total revision yung farm . Improvement ng facilities, biogas system, pati yung sistema ng pagpapalakad ng farm, yung handling ng tao, malaki, malaki. Talaga parang overall lahat. What about feeding requirements, Chito? Meron bang malaking pagbabago sa mga lahi, kagaya ng Chester White, Petrain, tsaka Duroc na pinagsama-sama? Wala naman. Basta you just give them the good nutrition similar to what we give to the land-raised large whites, yun lang, okay lang. Okay, madagdag natin dito sa mga pwedeng magtanong. Ano ang maire-recommenda mo sa kanilang kung sakasakaling kukuha sila ng mga lahi from John and John Farm, binanggit mo ang Duroc, Petrain at saka ang Chester White, for a start para sa mga beginners, lalong-lalo na umpisahan natin. Ano ang pwede mong maire-recommenda? For beginners, yung basic na gilts na cross ng land-raised large white, yung F1 gilts. Tapos kukuha ka ng terminal na barako, either Petrain Duroc or Chester White or Duroc. If I'm not in a position to put in a boar sa farm ko, kahit na kumuha lang ako ng gilt sa inyo, makakaasa ba ako na kahit na saang breeder farm, kukuha ko ng similya o ng boar, makukuha ko pa rin yung lahi at resulta na inire-recommenda ninyo? Basically, kung kukuha ka sa amin ng mga F1, ang recommended namin, kumuha ka ng similya dun sa mga AI centers na mayroong barako ng John and John Farm. Kasi yun, magkaterno na yun . Kung wala? Kumuha ka na lang ng barako sa John and John Farm. Kung ayaw kong kumuha ng boar, ng isang barako, at kukuha ako ng, kasi mahirap ako, backyard raiser, mag-uumpisa ako sa piglets,
yan ba maire-recommenda mo sa kanila na sabi nga nung iba, pag-aaralan ko yung mga kukunin kong barako na yan at saka yung mga inahin, magmula sa pagiging biik nila hanggang sila ay makarating doon sa pwede ng palahian? O kung talagang piglets lang ang kaya, no? Ang rekomendado ko pa rin, barako ng John and John Farm, pero similya na lang. Madami na naman mga AI centers ngayon na pwede kayong kumuha ng similya na nandun din pihado yung barako ng John and John Farm. Yung piglet, inaayawan mo talaga para sa kanila? Yung piglet kasi dinadaan pa namin sa performance testing yan eh. Siyempre, pag pinakawala namin, yung talagang pasado sa standard namin, hindi naman porkit piglet namin, pasado lahat yan. Sinasala pa rin namin eh. Although, when you say sinasala, anong ginagawa ninyo? Pagdating ng 150 days old, tinitimbang namin, sinusukat namin yung back fat, tinitignan namin yung feed conversion, dapat yun, pasado lahat yun. So, importante yun eh. Kabayan, ang mga lahing tulad ng Chester White, Pitrain, at Berkshire ay gamit sa pagpapaulad ng produksyon ng baboy dito po sa Pilipinas. Ang mga lahing ito ay makatutulong sa pagpapataas ng kalidad ng mga alagaing baboy. At ang mga ito, kabayan, ay makukuha sa mga breeder farm na nakaugnay ng ating palatuntunan. Bueno, ang mga contact numbers po ay makikita sa inyong mga television screen. Dagdag kaalaman ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nag-iababi ko na kami, nakaka-100 eh, kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga, kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap. At ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kabayan, ang tabay po kayo sa ating Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa ating tanong at sagot sa araw na ito. Unahin po natin ang kahilingan ni na Mitch Lagrimas ng Binondo, Maynila at Joseph Valdez ng Tanza, Cavite. Ito po, kabayan, ay ukol po sa mga alagaing tulad ng eel o igat, kung saan makakabili ng mga similya ng mga ito. Alam po ninyo, ang mga similya po at palakihing igat, kabayan, ay nabibili sa maraming bahagi ng ating kapuluan na napararami po ng mga nag-aalaga nito. Karamihan po dito ay nagbubuhat sa Kabisayaan at Mindanao. Ang isa pong nagpadala ng kaalaman dito ay buhat pa sa bayan po ng Bago sa Negros Occidental at
sa lungsod ng Bacolod. Ang isang tanong naman, ukol naman sa mga pananim na kakao. May makukuha po kayo sa Experimental Station sa Tiaong Quezon sa Barangay Lagalag. Available po doon ang mga pananim na kakao. Ang request ay mula po kay Nomer Bustamante ng Tondo, Maynila. At ang isang kahilingan po naman kabayan ay ukol sa mga dairy buffalo na nais na makita ng ating pong mga kababayan ang mga alagain ito para sa kanilang thesis sa kanilang paaralan. Ang kahilingan po ay mula kay Beatriz Galang ng San Fernando, Pampanga. Ang nakaugnay po namin ay sa Bayan ng Rosario sa Batangas, Cabayan during their field day, sponsored po ng Picard. Ang isang nag-aalaga po nito ay ang kanilang barangay captain sa nasabing lugar, sa Mabalor, Rosario, Batangas. Sa pagtutulungan po ng agriculture ng LGU saka ng Philippine Carbo Center, yung Picard, kami po yung nabiyayaan ng halos apat na milking machine. Uh-huh. Ako po, ang akin po yung isa sa Ninong Laling, Marasigan, uh-huh, saka kay Alvin Bertuccio, yung pong aming sekretary at saka doon sa aking kapatid na doon po sa may ispilahan, doon po nagtayo yun. Yung apat na mga makinaryang yan na ibinigay ng Picard, sa palagay mo, sapat na yan para sa buong barangay ng Mabalor? Tingin ko po ay sa Bandaray yan kukulangin dahil parami po ng parami yung magagatas eh. Opo. Ibig mo sabihin, Kamaksi, simula na magkaroon ng proyektong tungkol sa mga gatasing kalabaw, ay marami na rin ang medyo na inganyo na pasukan nitong nasabing proyekto. Noon pong bago-bago parang nahihirapan kami mag-imbita ng mga tao na maggatas, magpaliwanag, parang hindi nila matanggap na may potensyal. Pero sa ngayon pong nakikita nila na talagang mahalaga at pinakikitaan dagdag hanap buhay sa bawat pamilya, na talagang pong sa padami ang nagagatas. At yung pong iba kong mga barangay captain, parang nahihili sila na bakit ang Mabalor parang siyang napapagtuunan ng pansin sa larangan ng gatasan. Pero kayo ang model barangay para dito? Sa parte po ng dere, kami po. Kami lang po muna. Pero pero may mga barangay din pong kumuha ng kalabaw, sila niya gaya na rin po. Yung proyektong nabanggit natin tungkol sa paggagatasan, marami na rin magsasaka ang gustong pumasok dito, di ba? Pero batay doon sa chairman, medyo 67 pa lang ang mga gatasing kalabaw na naikakalat natin dito. Yan ba may potensyal na pwedeng madoble, matriple at dumami pa? Sa tingin ko po parang mas dadami pa dahil yun na po ang nakikita nilang dagdag hanap buhay. Dahil sa totoo lang po ang aming pong hanap buhay dito ay sa pagpapalayan. Pero ang aming palayan naman po ay rain feed sa hudulan. Minsan lang isang tao na umani. Pero dito sa paggagatas ng kalabaw, halos araw-araw may ikita. Kabayan, ang dairy buffalo ay malaking tulong sa ating mga magsasaka. Para po sila'y magkaroon o kayo po ng karagdagang kita habang kayo ay may gawain po sa bukid. Isa sa mga proyektong binibigyang alalay ng Picard. Dito po kabayan sa ating Q&A, tanong at sagot ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila. Ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nag-iababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga, kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap.
at ang aking pong mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Abangan po ninyo, kabayan, ang ating mga pagpapakitang gawa. Demonstration sa produksyon ng hamon. Ham making po sa ating GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Hiling ng mga tagapanood ng ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, bagamat malayo pa ang Kapaskuhan, maraming tagapanood ng ating alamin ang nahiling na tayo po ay magsagawa ng seminar ukol sa ham making, paggawa po ng hamon. Kung kaya't narito ang sample po ng isang uri ng hamon sa ating GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Ngayon po ay gagawa tayo ng chicken ham. So, magpiprepare po muna tayo ng pumpkin pickle. So, iset aside po natin yung pumpkin pickle at saka yung dry cure mixture. Balikan natin yung pumpkin pickle para siya natin i-inject sa chicken. O, inject through the lean portion. So, ito po. Ito na po yung na-cure natin ng overnight. After curing, iwawas po natin in and out. So, pagkahugas po, itatali natin. Kailangan po yung legs, naka-cross leg, and then, yung pumpakpak, kailangan naka-behave siya. Ito na po yung finished product natin ng chicken ham. Kabayan, ang paggawa ng hamon ay isang klase po ng proyekto na magbibigay sa inyo ng kasiyahan at negosyo kahit na sa inyong mga tahanan lamang. Ham making, kabayan, sa ating GSK. Kabayan, sa pagbabalik ng ating palatuntunan, padadako naman po tayo sa pulong-pulong pangkabuhayan sa bayan ng Victoria sa lalawigan ng Tarlac. Sa ating extension service, atid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format.
Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin ako ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, napakarami nang gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nag-iababi ko na kami, nakaka-100 eh, kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga, kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? FeedPro na! Kabayan, kamakailan, nagsagawa ng isang talakayan ang ating palatuntunan at FeedPro sa bayan ng Victoria sa Tarlac, na kung saan ay dumalo ang napakaraming interesado sa pag-aalaga ng baboy. 100% kabayan ang tanggap ng mga taga roon sa FeedPro at PIGS. Kung kaya't nasiyahan ng pamahalang bayan at ang distributor ng FeedPro ang kanilang Agri One. Ito ay namahagi ng regalo at discount cards para sa mga nag-aalaga ng baboy sa Victoria Tarlac at nagbigay ng tuwa at kasiyahan sa nasabing buo. Paris, ipaliwanag mo sa amin kung ano ang sistema ninyo sa pagbibenta rito, saan lugar matatagpuan ang inyong dealership at saka kayo ba may serbisyo na ibinibigay sa kanila? For example, yung paggagamot, may problema si Mr. Petronio, ano? Tapos itong ating mga kasama sa MAW, nangangailangan ng tulong, serbisyo para sa mga baboy nila. Ano magagawa ninyo? Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa FeedPro at kay Ka Jerry dahil sila po yung tumutulong sa atin. Ang Agri Juan po ay may 7 sangay, may 7 po kaming store. Isa nga po dito sa Victoria Tarlac. Meron kami isa sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ang aming main office po sa Jaen, Nueva Ecija, meron kaming sa Cabiao, 2 sa Pampanga, Mexico at Magalang, Pampanga. Ang Agri Juan po ay distributor ng FeedPro. Ang aming pong tindahan dito sa inyong lugar, dito po between Minute Burger tsaka po ng K-Servico. So meron po kaming 2 staff doon na pwedeng mag-asikaso sa inyo. Kung may problema po kayo sa inyong baboy, meron po isang staff doon na pwede ninyong sabihan at pupuntahan po niya kayo sa inyong bahay or i-coordinate po niya yung problema ninyo doon sa... Pwede po, pwede doon po kila ma'am sa MAW or tapos i-coordinate po nila kayo doon sa technician po ng FeedPro. Yung FeedPro po, sila po ang magbibigay sa atin ng suporta na katambal po ng Agri Juan. Meron po kami ngayon na dahil po kayo ay nagbigay ng panahon dito, meron po kami ibibigay para sa inyo na magiging bagong suki po namin o dating suki na po namin, ano? Magbibigay po kami ng discount card sa bawat... Kahit po hindi senior citizen, meron po para po sa inyo. So,
Mamaya po meron magbibigay sa inyo, kaya lang po medyo limitado po yung dala namin. Yung hindi po mabibigyan, pag pumunta po kayo sa store, sabihin nyo lang po yung pangalan ninyo, ibibigay po sa inyo yung discount card. Every time na bibili ho kayo sa AgriJuan, dali nyo lang po yung inyong discount card at makaka-avail po kayo ng 50 pesos kada sako ng feed pro na bibili ninyo. Kaya po ito tinawag na AgriJuan. Alam nyo po, nung sineset up po ang AgriJuan, iniisip namin ano kaya ang po pwede na ipangalan. Tapos po, andyan nga po yung feed pro na sumusuporta na gustong ibalik yung natural na pagbababoy. Marami po kaming naririnig na actually po may isang official po ng munisipyo na pumunta sa aming isang branch sa Zaragoza. Pinakita niya yung napakaraming listahan na pinapasara yung kanilang baboyan. So doon po nag-umpisa yung AgriJuan na magkaroon po na ibalik namin sa inyong bahay yung pag-aalaga na hindi aamoy. So naghanap po kami ng distributor, yun nga po yung programa din po ng FeedPro. So bakit AgriJuan? Ito po ay tindahan na nagre-represent ng Juan sa mga Pilipino. Kaya po AgriJuan. So kaya po ngayon po kayo kasama po si Kajeri na nagbigay sa atin ng mga kaalaman. Sana po maging kasama din po namin kayo sa programang ito na pagbabalik po ng pamumuhay natin, simpleng pamumuhay na kasama doon sa ating tahanan, yung babuyang walang amoy. Kabayan, ang bayan ng Victoria sa Tarlac ay isa lamang sa dinayo ng ating alamin at Feed Pro na nagbigay ng masayang pagtanggap sa mga kaalaman na aming hatid sa pag-aalaga ng baboy. Kung kaya't ang mga susunod na pulong-pulong pangkabuhayan ay higit na malaki, malawak po, tulad ng sa Cagayan at Isabela sa mga darating na panahon. Mula po sa ating palatuntunan at sa Feed Pro, Extension Service ng Palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nag-iababi ko na kami, nakaka-100 eh, kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga, kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap. At ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kabayan, sa ating special feature, ipagpapatuloy po natin ang ukol sa naganap na bootcamp. Talakayan sa negosyo sa lungsod ng Legazpi sa Kapikulan na pinangasiwaan ng Sante Feeds Foundation pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, tulad ng ating nabanggit, nagsagawa ng isang talakayan ukol sa negosyo ang isang pangkating pinangungunahan ng Sante Feeds Foundation
at ng Archdiocese ng Bicol Region. Ang layunin ay makabuo ng mga natatanging negosyo sa iba't ibang larangan ng pananakahan at pangisdaan at industriyang pangtahanan. Ito ay tinaguriang Business Hatchery Projects na napasimulan ilang taon na po ang nakalilipas. Ang katuwang ng Santi Foundation ay ang Simbahang Katoliko sa Kabikulan at ang Pulong-Pulong ay naganap sa lungsod ng Legazpi. Noong unang mga panahon, ang pagtulong namin sa mga tao ay yung dole out, pagbibigay lang ng mga libre lang, kumbaga. Nagsimula kasi kami doon sa proyekto ng Catholic Relief Services na nagbibigay ng yellow corn, ng bulgur, ng skimmed milk. Pero nakita namin na kapag dole out siya, walang sustainability. Ibig sabihin, ako magbibigay ka ngayon, pwedeng sa susunod, wala ka nang ibibigay. Kaya ang ginawa is, magtutulong ka, pero mayroon ka pa rin na pwedeng bumalik sa'yo, and then later, pwedeng iba naman yung tutulungan. Ano po, paano nyo pinili? Anong basihan? Did you choose the poorest of the poor, o yung pong mga gusto lamang sumali sa inyong grupo? Actually, hindi talaga naman siya poorest of the poor. Kundi ang pinaka-basic na requirement para sa mga nire-recruit namin ay yung gustong magnegosyo. Ibig sabihin, yun yung primary prerequisite na requirement para maging member sila na gusto nilang maiangat ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagpupundar ng negosyo. And what is the role of the church? The role of the church actually is kasi, di ba, hindi naman natin ma-separate yung spiritual na aspeto ng mga tao kaysa doon sa paghihirap nila. Kaya maliban, actually, dahilan nga sa church-based kami, hindi lang kami na nagpo-provide ng economic assistance sa pamamagitan ng financial services namin sa pagpautang, savings, microinsurance, etc. Kundi, isa din talaga sa ginagawa namin ay yung ma-enhance din talaga yung spirituality nung aming mga miyembro sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang ng mga spiritual activities katulad ng recollection, value formations, mga basic Bible orientation, Bible reading and sharing, mga ganon. Mga spiritual activities na isasabay doon sa economic activities na binibigay namin sa kanila. Was it an effective strategy on your part na kaya po maraming sumali sa grupo po ninyo? Opo, sa tingin namin, isa ito sa kaibahan namin kasi sa ngayon, marami naman talagang mga microfinance institutions, yung iba nga mas malalaki pa sa amin. Kaya lang ang basic difference namin is that meron kaming spiritual component doon sa aming program implementation. Aside from yung income being generated doon sa programs namin ay binabalik namin sa mga miyembro sa pamamagitan ng other social services na nabanggit kanina. Halimbawa, yung meron kaming mga scholars, yung sana sabi ko nga na for this year we have 229 scholars na yun, granted doon sa mga anak ng aming mga miyembro. Siyempre, of course, yung mga deserving naman. Kasi hindi naman lahat pwede naming bigyan. Kaya isa yon sa sinasabi ko na binabalik doon sa mga miyembro yung part ng income na generated out of the microfinance operations. Meron din kaming mga medical missions na ginagawa namin, lalong-lalo na doon sa mga malalayong areas na wala ng doktor na usual na nakapumupunta. Yun. Tsaka, yun nga, nagbibigay din kami ng mga school supplies during the opening of the classes. Though, yun nga din, hindi rin lahat. Pinipili lang namin. And your organization grew up to something like more than 40,000 na po? 45,000 so far as of June.
Kasi nga, distributed naman ito doon sa 25 branches namin. Yun nga sinasabi ko na yung operations namin sa Bicol Region na may 6 na probinsya, nandun kami sa 5 probinsya. Pero nakalabas na din kasi kami ng Bicol Region. Doon na kami sa Samar. Usually naman kasi yung bakit kami nakakaabot ng Samar, kasi di ba yung chairman of the board namin ay bishop. Yung bishop doon sa Samar, nag-request sa bishop namin na kung pwede yung programs and services namin dalhin doon. Yun nga, kaya usually request ng mga either pare or bishop sa ibang lugar, kaya kami nakaka-expand. And finally, ma'am, you're now the deputy operations director. How do you choose your officials and officers of the group? Can you ina-appoint na po kayo o kayo po ang nagpipresent? Actually po, sa microfinance kasi, nagsisimula ka doon sa lowest position. Yung frontline workers kasi namin, tinatawag namin na mga community development workers, yun yung mga pumupunta sa mga barangay. Di ba parang bangko kami? Sila yung mga pumupunta sa mga barangays. Usually, after 2 or 3 years, kapag okay naman yung performance nila, kasi regular din yung aming performance evaluation, napopromote sila from community development workers, nagiging silang branch manager, area manager, operations officer, sunod na ang position ko doon, operations director, then the president. And finally, ma'am, you're happy about your organization? So far, okay po. I'm happy being with the organization. Una kasi, maliban sa siyempre, yun yung trabaho na doon ako kumukuha ng siyempang gastos sa aming pamilya, nakikita ko rin din talaga na meron kaming natutulungan. And in that way, parang self-fulfillment ko na rin sa sarili ko na I'm not only helping my family, but also nakakatulong doon sa mga members na meron. Boot Camp, Business Hatchery Projects. Talakayan, ukol sa pagbuo ng iba't ibang uri ng negosyo at hanap buhay. Tulong sa mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Inaasahang lalo pang lalago sa mga darating na panahon at pagsisikapang makatulong sa ating pambansang palatuntunang pangkabuhayan. Boot Camp Kabayan, pinangunahan ng Sante Feeds Foundation at ng Archdiocese ng Bicol Region. Naihatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng palatuntunang ating alamin.